Happy New Year! Alamin natin kung ano ang magiging dating ng taong 2024 sa ating lahat. Unahin nating alamin kung ano ang card sa taong 2024. Siyempre guys, hindi naman ako huhula ng lilindol, may mamamatay. Ang kailangan nating alamin kung paano mo paghahandaan yung taon na 2024. Kasi meron talagang nangyayari sa buhay natin na hindi natin mapipigilan. At meron ding sitwasyon na mahirap maunawaan. At ito yung guide mo kapag ka nasa sitwasyon ka na. Knight of Cups. Ito naman talaga yung gusto ng Diyos sa atin, lahat. Yung mas mamayani yung pagmamahal. Yung inosente at pure. Sa taong 2024, kailangan ng pagkukusa sa kung ano yung mga goals mo, yung mga hangarin mo sa buhay, kung nasasaktan ka man or natutuwa ka. Kasi ang card na ito, bukod sa love, kailangan piliin yung kapayapaan, forgiveness, pakikisampatya, at saka gamitin mo din yung talas ng pakiramdam mo. Para kaya mong harapin yung totoo at hindi sa sitwasyon. May happiness or ending man na mangyari, magpatuloy sa kung ano yung sinisimulan. Ito naman yung para sa opening na spiritual message sa taong 2024. Hindi lahat kabisado ko tong cards na ito eh, kaya babasahin ko yung booklet nito. Apat na cards ang kukunin ko. At ang unang card ay Trust ay madali lang. Ibig sabihin nito guys, magtiwala ka sa angels mo na merong nakalaan na mas makakabuti para sa iyo. Alam niyo guys, bawat tarot reading, na-excite din ako sa mga ipapakita na cards eh. Ito guys na be assertive, ibig sabihin nito maging confident ka sa sarili mo. Hindi mo kailangan mag-apologize sa kung ano yung kailangan mo, lalo na pagdating sa love or sa sitwasyon na gustong magkaroon ng katotohanan. Romance, nakadalawang cards ka na. Nang ibig sabihin merong marriage o kaya may magpo-propose. Kaya pala sinasabing kailangan sabihin mo kung ano yung kailangan mo. At saka pagkakasundo rin ang ibig sabihin ng card na iyan. Meditation brings answers. Importante talaga yung meditation para makapag-isip ka ng iba't ibang paraan para masolusyonan yung problems mo. At saka yung connection din kay God ay importante. Gamit naman ang tarot cards, alamin natin kung ano ang positive na mangyayari sa next year, 2024. Buti na lang, tanda ko pa yung meaning kasi 5 taon na sa akin yung card na yan eh. Binabasa-basa ko lang. Paalala ko lang para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay general reading at guide po lamang para sa taong 2024. Marami pang darating at saka huwag mawala yung paniniwala natin sa Diyos. Ang question ay ano ang positive na mangyayari next year sa taong 2024? Angels and guides, please guide us. Thank you. The world in reverse, kusa siyang bumaliktad.
Ibig sabihin na maging successful ka man, may panahon na hindi mo kayang i-manage. Itong Eight of Pentacles, kailangan mong maging committed sa situation. Pero kahit naka-reverse itong mga cards, positive pa rin ito guys, i-guide ka. Na sa taong 2024, may pagkakamali ka man, may mga pagbabagong mangyayari sa buhay mo, merong positive na dala ito sa iyo. Katulad na sinabi ng mga mystical cards na kailangan i-release mo yung sarili mo sa mahirap na sitwasyon at mas mamayani yung love, lalo na sa sarili. At saka itong mga spiritual message na ipinakita sa iyo, kailangan mo itong i-apply sa sarili mo para hindi ka mawawala sa tamang direksyon na tinatahak sa buhay. At saka may mga sitwasyon sa buhay mo na kailangan ng improvement at ending. Hindi ganun kadali na matatanggap mo ito. Pero ito yung kailangan. Kaya nga sinabi, diba, na kailangan ng meditation at saka yung humingi ka ng tulong sa angels mo or guide. Sa career, kung hindi man nasusuklian yung kasipagan mo, dalawang cards na yung nagsasabi na meron pa rin oportunidad na para sa iyo. Magkaroon man ng iba't ibang hardship sa buhay mo, mananatili kang may paninindigan, nahaharapin mo yung mga challenges. Kaya ibalik mo sa balanse yung sitwasyon mo sa buhay at magpakatatag. At saka sa panahon na gusto mo na mag-give up, merong darating na tulong sa iyo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, huminto yung mundo mo or hindi nagpapatuloy yung relasyon nyo ng person mo. Kasi pareho kayo ng person mo na focus sa kanya-kanyang goal sa buhay. At kapag ito yung nangyari sa 2024, ang advice ng mga cards ay maging positibo at saka lakasan mo yung loob mo para yung kalungkutan na nararamdaman sa relasyon ay mabigyan ng pansin. Ipinapaunawa ng mga cards na pareho niyong deserve ng person mo na maging happy sa bawat sitwasyon. At kung ano man yung galit na nararamdaman or pagkalito, sabihin ito sa person. At hanggat maaari, kapag nasabi na, huwag nang magsisihan pa. Single ka man or nasa relationship, yung kahilingan mo, ibibigay ng universe. At saka sa mga single, kahit busy ka man, meron pa ring love na darating sa buhay mo. At i-welcome mo ito, kumbaga susubukan mo pa rin. Naka-reverse ang lahat ng cards. Ito kasi guys, ang question, ano ang magiging challenge sa taong 2024? Judgment in reverse, Nine of Cups in reverse, at Seven of Swords in reverse. Matagal ang 2024, kaya may mga panahon na magkakaroon ka ng mahirap na challenges na darating sa buhay mo. Pero ang kailangan mong gawin ay yung magkaroon ng connection sa spiritual, kay God. At saka may mga sitwasyon sa buhay mo na kailangan mo nang i-let go, nakatatlong cards ka na. Para maipagpatuloy mo yung buhay mo at saka mawala ka sa negatibo na cycle or energy. Sa financial, kailangan ng pagbabago. Kasi tatlong cards na ito ang nagsasabi. Kasi ipinapakita ng mga cards na sa financial, merong pagkakamali or pagsisisi na mangyayari. At ang advice ng mga cards na ito, gamitin mo yung financial mo sa tamang pamamaraan.
kasi ang ilan sa inyo sa 2024 mas lalong magiging magastos para sa pansarili. At ang ilan naman, mapapaniwala ka ng ibang tao patungkol sa financial na lalago, pero hindi naman pala talaga. At syempre guys, ang ilan kasi sa inyo matulungin ka eh. Kaya kailangan balanse lang. At saka mag-ingat sa pinagkakatiwalaan patungkol sa financial. Kuha tayo ng isang card para sa clarity. Kasi naka-reverse lahat. 10 of Cups. Nakadalawang cards ka na para sa positive patungkol sa kapayapaan, sa love, at saka patungkol sa mga pangarap mo sa buhay na magkakaroon ng katuparan. At dalawang cards na rin na nagsasabi na kung ano yung problema mo, malalagpasan mo. Hindi ito pang habang buhay. Meron ding reconciliation or forgiveness na magaganap patungkol sa pamilya or sa person. Nagpapatawad ka para sa peace of mind at saka para na rin sa sarili mo. Single ka man or nasa relationship, nilalet go mo na yung mga unhealthy na sitwasyon. At saka single ka man or nasa relationship, mas hinahanap mo yung makakapagpuno ng mga kakulangan sa buhay mo. Katulad ng love or kapayapaan. At saka ang ilan sa inyo, hindi mo agad mapapatawad yung person mo sa mga maling nagawa niya. Ang ilang single, seryosong relasyon na ang hanap mo. 2 of Pentacles, 7 of Wands, at the Moon. Tinitingnan ko maigi yung mga cards kasi kakaiba yung design. Pero ang tanong dito sa cards na ito, ano yung dapat manaig sa 2024? Ang ibig sabihin ng mga cards na ito ay manatiling balanse at saka manindigan sa mga pinaniniwalaan mo para makamit mo yung tagumpay at maharap yung mga hamon na darating sa buhay. At syempre, sa mahirap na sitwasyon na pagdaraanan mo, bibigyan ka ng sign ng guide or angels mo, pwedeng sa panaginip or kutob. At saka yung mga pagdududa mo or kutob ay magkakaroon ng kasagutan, kaya huwag mo itong masyadong isipin. Maaring isipin mo na napaka-common ng sinasabi ng mga cards, pero hindi naman lahat tayo madaling matanggap yung mga hadlang at challenges na dumarating sa buhay natin. Sa health naman, talagang mahirap magbalanse lalo na kung meron kang gustong kainin or inumin. Pero kailangan ng moderation. At para sa ilan sa kalusugan, yung lakas ng loob mo ang isa sa makakatulong para mapabilis ang recovery mo. At saka para sa ilan, kaya kailangan ng moderation sa kalusugan kasi bibigyan ka na ng sign ng katawan mo na meron ng kalabisan. Sa next card ko babasahin, yung patungkol sa relationship. Kung paano magiging meaningful sa 2024. Ay, ayan, binigay agad. 3. Pero syempre, alamin muna natin yung iba pang meaning nito ng mga cards. 6 of Wands, Knight of Swords, at 2 of Wands. Kaya magiging meaningful ang 2024 mo. Kasi, base sa mga cards, ano man ang challenges na kakaharapin mo or mga maging hadlang, mapagtatagumpayan mo. 3 cards na yung nagsasabi niyan, na merong mga temporary na problem na mangyayari sa buhay mo. Nakadalawang cards ka na para sa pag-let go sa mga unhealthy na situation. Sa mga single, kung kailan ready ka na para ma-in love, masasangkot ka sa love triangle.
dalawang cards na yung nagsasabi niyan na patuloy pa rin yung challenges na mangyayari sa'yo para alam mo kung paano pahalagahan yung relasyon na gusto mong mabuo sa potential person. Sa mga nasa relationship, maraming challenges kayong kakaharapin ng person mo. Una sa financial, pagtatalo dahil sa atensyon, at saka merong person na makikigulo sa relasyon nyo ng person mo. Pero ang ending ay magkakaayos pa rin kayo. Ang ilan naman may iba't ibang problema sa relasyon. Kaya lang dahil nga sa LDR ang relasyon, nahihirapan ka kung ano ba talaga yung naiisip ng person mo o totoo niyang nararamdaman. Ang ilan sa inyo, nagre-ready ka. Hindi ka nag-i-expect sa kung ano yung mangyayari sa relasyon nyo ng person mo. Kahit na ang ilan sa inyo sa relasyon na kapag decision ka na, susuyuin ka pa rin ng person mo na para magkaroon ng clarity ang situation nyo sa relasyon. Ang ilan sa inyo makakatanggap ka pa rin ng calls at saka messages mula sa person. Ito na yung last or closing na spiritual message. Kunin nga muna natin lahat, apat pa yung kailangan natin eh. At saka sa 2024, meron pa rin person na may involve sa third party. At hanggat maaari, piliin kung ano yung tama para hindi maging magulo yung buhay mo or isipin na maling direksyon ang tinatahak. At saka positive yung mga cards na ito ang dapat mong mas bigyan ng pansin, yung mga oportunidad. Marami ka ng cards na ito yung paulit-ulit na sinasabi, kaya may mga sitwasyon na dapat kang i-let go. Naku, napakaklaro. The situation will improve. Pang-apat na cards na ito na may mga solutions ang problems mo. Lalo na kung magtitiwala ka. Umuulit lang yung reading natin guys, na nakadalawang cards ka na, na kung meron mang problema, humingi ng tulong sa guides or angels.